Magandang umaga! Para sa ating online storytelling, ako po si Teacher Gail mula sa Cavite State University, IMUS Campus. Bilang pagsuporta ng aming pamantasan sa Brigada Basa at CAPS Amazing Stories ng Likha Molino 4 Elementary School, ako ang inyong storyteller para sa araw na ito. Handa na ba kayong makinig? Gaano nga ba kahalaga sa inyo ang inyong mga kaibigan? Sa araw na ito, babasahin natin ang nakakaaliw na kwento ng magkaibigan na nakatira sa isang tangrib. Ano kaya mangyayari sa ating mga bida? Halina't samahan ninyo ako sa ating Brigada Basa at Tinig ng Kwentuhan. Ito ang kwentong pinamagatang Ang Hipon at Biya. Ito ay kwento ni Carla Pasis at iginuhit ni Joanne De Leon. Sa maputing buhangin ng isang tangrib, nakatira si Hipon at si Biya. Kahit hindi magkauri, magkasama silang nakatira sa isang lunggang binungkal sa buhangin ni Hipon. Masaya sila sa ganitong pamumuhay. Ang trabaho ni Hipon ay panatilihing malinis ang kanilang lungga. Hindi niya hinahayaang pasukin ito ng buhangin dala ng mga alon. Dahil sa sampu niyang mahahaba at matitinik na binti, hindi ito problema. Kanya ring sinisigurado na kumakain ng maayos si Biya. Si Biya naman ay mahigpit na binabantayan ang lungga mula sa mga nais mang abala. Kanya ring tinitiyak na ligtas palagi si Hipon mula sa malalakit gutom na isda na sarap sa manipis nitong balat. Tuwing may papalapit na malaking isda, agad na ipinipilantik ni Biya ang buntot niya ng ilang beses. At si Hipon na malabo ang mga mata ay magmamadaling pumasok sa kanilang lugga upang makaiwas naman sa panganib. Kapag pumabagyo, hinaharangan ni Hipon ng bato ang bungad sa lungga. Dahil dito, ligtas si Hipon at si Biya mula sa mga along humahampas sa tangrib. Ganitong panahon nang magsimula ang kanilang alitan. Ano kayang nangyari? Ilang araw na ring bumabagyo at pagod na si Hipon sa pagtutulak ng buhanging pumapasok sa kanilang lungga. Huwag kang ang lumangoy-langoy lang, kumilos ka naman dyan! Sigaw ng pagod na si Hipon. Ano namang magagawa ko? Sagot ni Biya. Wala namang makakapasok sa lungga para tayo'y kainin. Alam ni Hipon na tama naman si Biya. Pero bakit kailangan siya lang ang laging magtrabaho? Ikuha mo ako ng pagkain, utos ni Hipon. Gamutin mo ang likod ko. Pero mga palitpik lang ang mayroon ako, sagot ni Biya. Nagustuhin man ay hindi magawa ang mga utos ni Hipon. Alam ni Hipon na tama si Biya, ngunit patuloy pa rin itong kinulit si Biya. Hindi na matiis ni Biya ang nangyayari, kaya pagkatapos ng bagyo, lumangoy siya palabas ng lungga. Saan ka pupunta? Tanong ni Hipon. Maghahanap ako ng ibang lungga, sagot ni Biya. Sa isang pilantik ng kanyang buntot, siya'y biglang nawala. Blub! Sambit ni Hipon at gumapang siyang pabalik sa lungga. Kung sa kanyang palagay ay kailangan ko siya, nagkakamali siya. Hindi nagtagal, lumabas si Hipong malabo ang mga mata. Isa palang pindangga ang naghihintay sa kanya sa labas ng lungga. Buti na lang at bago siya manguya ng matutulis at baku-bakong ngipin ng pindangga,
nakapasok sa lungga si Hipon na bahagi lang ang isang binti ang nawala. Kawawa naman! Bago pa man lumubog ang araw sa tangrib, ang takot na si Hipon ay muntik namang makain, hindi lamang ng pindanga, kundi pati ng isang lumba-lumba at isang pawikan. Siguradong magiging pagkain isda ako ngayong wala na si Bia. Iyak ng kaawa-awang si Hipon. Hindi naman nalalayo si Bia. Kailangan mo ba ng isda para magbantay ng lungga? Tanong niya sa lahat ng hipong makakasalubong niya. Ngunit ang bawat lungga ay may sariling biya at hindi na nangangailangan ng isa pa. Saan ako matutulog? Tangis ni Bia na walang lungga habang takot na nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Umaasang hindi siya mapansin nang dumaraang maming. Pagdating ng pagtaas ng tubig, gutom na si Bia. Hindi pa siya kumakain magmula nang umalis siya sa kanyang lungga. Sinong magbubungkal para sa pagkain ko? Taghoy niya. Habang sinusubukang sumandok ng makakain sa buhangin, gamit lamang ang kanyang palikpik. Pagsikat ng araw, nagbungkal si Hipon palabas ng lungga. At sino pa nga bang naghihintay sa labas, kundi ang napakarumi at gutom na si Bia. Nagbalik ka! Sigaw ng napakasayang si Hipon na akmang yayakapin si Bia gamit ang kanyang siyam at kalahating binti. Kailangan kita upang bantayan ako. Pinapangako kong magpapakabait na ako at hindi na ipagagawa ang alam kong hindi mo naman kayang gawin. Mabuti naman, sabi ni Bia, na masayang-masaya rin dahil siya ay nakauwi na. Kailangan naman kita para ihanap ako ng pagkain at para ipagbungkal ako ng bahay. Lahat ng ibang hipon ay may kapares na at ang bahayang isda ay isang mapanganib at malungkot na lugar para sa isang biya na walang tirahan, dagdag pa ni Bia. Sabay pilantik ng buntot ng tatlong beses bilang babala na may isang gutom na gatasan na gumagala sa di kalayuang koral. Kaya, magkasamang namuhay sina Hipon at Bia sa isang lunggang binungkal ni Hipon. Sila'y masaya sa ganitong pamumuhay. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Hipon at Bia. Ngunit bago ang lahat, mayroon lamang kaming ilang paalala sa inyo tungkol sa kwentong ito. Tatandaan na ang tauhan ay ang mga kumikilos o gumaganap sa ating kwento. Sila ay maaaring tao, hayop o halaman, o kaya naman ay mga bagay na binigyang buhay, kaya nakakapagsalita o kumikilos na parang tao. Mayroon tayong dalawang uri ng tauhan, ang pangunahing tauhan kung saan sa kanya nakasentro ang mga pangyayari sa ating kwento. Meron din tayong mga pantulong na tauhan at sila naman yung iba pang mga tauhan sa kwento. At sa ating binasa, narinig natin ang lumba-lumba, ang pawikan, ang pindangga, gatasan. Samantalang ang tagpuan, ito naman ang mga lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente. Gayon din ang panahon kung kailan naganap ang ating kwento. Sa paglalarawan ng tagpuan, maaaring gumamit ng tiyak na petsa at lugar, payak na paglalarawan sa panahon at paligid kung saan naganap ang pangyayari sa kwento, at paglalarawan gamit ang iba't ibang pandama katulad ng paningin,
pang-amoy, pantinig, panlasa, o kaya naman ay pansalat. Sino naman sa ating mga tauhan ang mas nagustuhan ninyo? Si Hipon ba o si Bia? Maaari mo bang ilarawan ang ating mga tauhan at tagpuan sa ating kwento? Pakitype lamang ang inyong sagot sa ating comment section at kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, ilike lamang ang ating Facebook page at ishare sa ating mga kaibigan ang kwentong kapupulutan nga naman ng Tiyak na Aral. At sa ating mga mamshies, kung gusto ninyong mapahusay ang pagbasa ng inyong mga anak, maaari kayong mag-subscribe sa Buri Books kung saan makaka-access kayo ng maraming libro na likha ng ating Adarna House, isa itong publishing company. Ayan po, maraming marami po kayong makikita dyan at iba't iba pong mga gawain para sa inyo pong mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyo at nawa ay suportahan ninyo ang likha Molino 4 Elementary School, pati na rin ang Cavite State University Imus Campus para malinang ang pagbasa ng kabataang Caviteño. Yun lamang po, muli ako si Teacher Gail. Paalam!